Ang ating vlog ngayon ay ibang-iba kaysa sa ginawa nating latest vlog dahil may pa-blind item tayo ngayon. Pero huwag kayo dahil sasabihin natin kung sino ang sikat na aktor na ito na tatakbo bilang senador sa Halalan 2022. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. 1, 2, 3, come on! Nanganganib ng magwakas ang TV series ng sikat na aktor. Pero hindi dahil maitutumba ito ng katapat na programa. Hindi rin dahil nakalatag na ang kasunod niyang TV series kung saan makatatambal niya muli ang isang aktres na malapit sa kanyang puso. Nababanaag raw ang pagtatapos ng TV series ni famous actor dahil sa politika. Hinihimok ang sikat na aktor na kumandidatong senador. Ang kumukumbinsi sa sikat na aktor ay ang kaibigan niyang actor-politician na nakatrabaho niya dati sa TV series. Dinidiscourage ang sikat na aktor ng kanyang management team na sumabak sa politika. Pero sa ngayon ay tila nahikayat na ang sikat na aktor ng kaibigan niyang actor-politician. Totoo bang ayaw ng pakinggan ng sikat na aktor ang payo ng iba dahil tila nakumbinsi na ito ng kaibigan niyang actor-politician? Ang tanong, posible kaya siyang manalo kung senado ang papasukan niya? Popular siya, walang question doon, pero taong bayan pa rin ang huhusga. Handa na ba kayong malaman kung sino ang sikat na aktor na ito? Tatakbo nga ba sa Senado si Coco Martin? Ito ang tanong ng kanyang mga tagahanga matapos lumabas ang isang blind item sa Philippine Entertainment kung saan nabanggit ang pagkandidato umano ng isang sikat na aktor sa darating na 2022 elections. Dahil nabanggit ang pamagat na sikat na aktor, tatapusin na ang teleserye dahil tatakbo na sa 2022. At ayon sa ulat, nanganganib ng magwakas ang isang teleserye hindi dahil sa pataob na ito ng katapat na programa kundi dahil sa balak na kumandidato ang bidang aktor. At kinumbinsi umano ng isang actor-politician ang aktor na pasukin na rin ang politika. Ang ibinigay na clue ay nagtatrabaho ang dalawa sa isang TV series. Walang iba kundi ang probinsyano. Agad naman nag-connect the dots ang mga tagahanga ni Coco at inisa-isa ang mga clues na ibinigay sa artikulo. Walang iba kundi si Coco Martin ang bida sa sikat na long-running teleserye na Ang Probinsyano na patuloy na namamayagpag sa ere sa loob ng 5 taon. At naging bahagi ng nasabing TV series si Senator Lito Lapid na umalis lamang sa show upang tutukan ang pagkakandidato niya sa Senado noong 2019. At dahil sa pagsasama sa programa, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Dahil dito, hindi maiwasan ng mga tagahanga na isiping maaaring si Coco Martin nga ang tinutukoy sa blind item na kakandidato sa eleksyon sa 1 taon. Kung matutuloy man ito at kung totoo mang siya ang tinutukoy sa artikulo, mapipilitan na ngang wakasan ang istorya ni Cardo Dalisay. Ito ay dahil magiging abala na siya sa kandidatura pagkatapos ng feeling of candidacy sa Oktobre. Hirit naman ng mga tagahanga, kilala naman si Coco sa pagiging matulungin at sa dami ng natulungan nito. Sa katunayan, sa kanyang teleserye kung saan siya rin ang tumatayong direktor, maraming mga artista ang nabigyan ulit ng panibagong pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa nakalipas na mga taon. Ngunit kung papasukin na niyang tuluyan ang politika, isang panibagong mundo ito para sa sikat na aktor. At dahil marami naman itong tagahanga, posible nga kayang manalo ito kung sakaling magdesisyon ngang kumandidato? Iyan ang dapat nating abangan. Unti-unti na ngang dumarami ang mga artistang pumapasok sa politika. Mas madali ang kampanya nila dahil minsan na silang nakilala sa mundo ng showbiz industry. Sa pagpasok ng mga artista sa politika, sapat na nga ba ang kasikatan upang manalo sa halalan? Ang sagot, hindi sapat ang kasikatan para manalo sa halalan. May mga dapat pa rin silang sundin gaya ng pagkakampanya. Ano ba ang kailangan para maging karapat-dapat ang isang celebrity sa ating mga boto?
Wala naman sigurong criteria upang sapat na bumoto ang taong bayan sa mga sikat na mga artista. Ito ay naaayon sa isang tao kung bakit gusto nilang butuhan ang isang artista. Siguro gusto nilang iboto ang isang artista dahil ito'y kanilang iniidolo o dahil magaling ito sa isang teleserye. Pero dapat nating tandaan, mga kabayan, sana maging palaisipan sa ating lahat kung sino ang karapat-dapat sa isang posisyon. Isipin natin ang ating bansa ang nakasalalay dito. Sabagay, hindi naman lahat ng mga artistang pumasok sa politika ay may hindi magandang reputasyon. Halimbawa na lamang ang ating mayor sa Metro Manila na si Mayor Isko Moreno. Napakaganda ng kanyang pagpapatakbo ng kanyang syudad. Ang mga ganitong klaseng leader ang dapat gawin nating salamin upang magabayan tayo kung tama nga ba ang politikong binoboto natin. Nandyan ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na isang napakagaling na mambabatas, magaling na mayor at magaling na presidente. Kung may karakter na kagaya ng ating mahal na presidente na may political will, walang halong kasinungalingan, o ede go kayo. Bias na akong bias dahil totoo naman na maka-Duterte ako, magalit na ang dapat magalit. Ang point ko po dito ay ang kapakanan ng ating bayan. Kaya isiping mabuti at kilalaning mabuti kung sino ang binoboto ninyo. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng video ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa bandang itaas ng video ito. Sa katapusan ng video ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Viral Trends.